Basic things to know tayo mga idol. About tayo sa ano, sa main engine parts. So unahin natin ito. Ito na sa taas. Ito. Ito yung tinatawag na exhaust valve. Yung purpose niya is dito niya nililabas yung exhaust gas after combustion. So itong malaking pipe na nakikita nyo, ito yung high pressure pipe ng lube oil. So itong lube oil, ito yung nagbubukas ng spindle sa exhaust valve natin. At sinisirado siya na gamit yung hangin na tinatawag na spring air. Sunod is yung piston. Piston or heart ng engine. So, ang purpose niyan is basically to convert the heat energy na release during combustion into mechanical works. So, yan yung purpose niya. So, sa piston natin, meron tayong piston rings. Ito, 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 ito. Yung taas at saka baba, yan yung compression ring. Ito, ang purpose niyan is sinisil niya yung combustion air sa loob ng liner para pag-compress ba. So, yung sa baba naman is called oil ring. Ito yung nag-scrape sa mga excess na oil na sa loob ng liner. Ngayon naman, next is yung cylinder liner. So, ito yan, no? Cylinder liner. Pansin nyo yung ano? Itong mga butas. So, ito yung pinagkaiba ng 2-stroke at saka 4-stroke. Isa to sa pinagkaiba. Yung 2-stroke, may mga butas-butas dito. Dito siya, yung hangin para combustion, dito siya papasok ha. Dito. Para lang to sa 2-stroke. Next is ito. Ito yung air cooler yan. Air cooler. Pero bago nyan, meron tayong tinatawag na auxiliary blower. Yung purpose nito is to provide air for combustion. Kasi nga, kung nakahinto yung makina, saan tayo kukuha ng air, diba? So, auxiliary blower yung purpose nyan. So, nagpo-provide ng hangin for combustion. Next is yung turbocharger. Ito siya. So, ito yung, ang purpose ng turbocharger is the same as the auxiliary blower, no? Pero yung auxiliary, yung turbocharger natin, ginagamitan lang ng exhaust para mag-produce ng hangin for combustion. So, galing sa ano, main engine, yung exhaust, pinapaikot niya yung dalawang side kasi ito eh. Ito, yung compressor side, at saka ito, yung turbine side. So, sa turbine, dito niya, yung exhaust na nanggaling sa main engine, is iniikot niya to. Yung sa kabila naman, habang umiikot to, is umiikot din to, di ba? So, pahigup naman to, pahigup ng hangin na magsusupply sa main engine. Next is ito naman. Ito, space na to. Ito dito, sa baba ng ano, liner at saka piston. Ito yung tinatawag na scavenge space. Ito yung mga nililinis nyo. Kasi, dito nag-accumulate yung mga unburned fuel. So, dito sila nagsistay. Now, alam na natin may unburned fuel dito at may pressure, air pressure na nanggaling sa blower natin. Meron tayong tinatawag na stopping box. Ito yun. So, ito yung nagsiseparate niya. Nagsisil. Para yung dirty oil ito na nanggaling dito or unburned fuel or yung pressure na nanggaling sa auxiliary blower natin is hindi pupunta sa crankcase. Basically, not to contaminate the crankcase. Ito yung purpose ng stuffing box. Next is ito. Ito yung piston rod. Ito yung nagkukunik ng piston to crosshead. So, ito yun. So, ito, itong piston rod, ito yung nagtatransmit ng power papuntang crosshead. So, ito yun yung piston rod, no? Ito, so, dadaan siya sa stopping box. Kung may mga oil man dito sa rod niya, is hindi hayaan ng stopping box na makapunta sa crankcase. At ito naman, ito yung tinatawag na crosshead. Dito, nagkukonek yung piston rod. So, ito, yung purpose niya, is hindi niya hinahayaan na gumaganon. Nag side by side movement yung piston natin kasi nakakasira, di ba? So, basically, hindi niya hinayaan na sumasayaw yung piston sa loob ng liner. Hindi niya hayaan magtitiktok. Yan yung purpose ng crosshead.
And after the crosshead, meron tayong rod. Ito yung connecting rod na nagkoconnect sa crankshaft. Ito ba? Next is the crankshaft. Ito yun. Kung yung piston is heart of the engine, ito namang crankshaft, ito yung backbone of the engine. So yung purpose nito is to convert the linear motion, pag ganun-ganun, up-down, into rotational motion. Ganun, paikot. Next naman is itong part na to. Ito. Ito yung crankshaft. Ang part naman nito is tinatawag na crankcase. Ito yun. Next is ito. Ito. Ito yung tinatawag na crankcase explosion relief valve. So, ito siya. Ito yun. Ito. Ang purpose nito is kung meron mang excess pressure sa loob ng crankcase mo, is dito niya inire-release. So, ito, magbubukas siya, no? Para i-release yung excess pressure. So, let's say, patakbuhin natin to, ha? Let's say, yung lube oil pump natin is matakbo na, nagana na, yung auxiliary blower, tumatakbo na, pero nakahinto pa yan, no? So, mag-example tayo, ha? Yung may mga motor dyan, di ba, paano kayo mag-start kung, ano, kung yung dati ba, di ba magkakrang kayo para umikot? Ito naman, ito yung makina, para umikot siya, walang krang, walang starter. Pinapaikot siya gamit yung main starting air na 30 bars para itulak niya yung piston para umikot. So, yun na, di ba? Naikot na kasi may hangin. Tapos yung blower, nagsusupply na ng hangin, di ba? Puro combustion. So, pagbaba nitong piston, yung hangin is papasok dito sa liner. Yung mga butas ba? Butas-butas dito sa liner ba? Yun yung purpose niya, eh. So, papasok dito. At, di ba, yung combustion is magkikreate ng combustion kung may hangin, init, at saka fuel, di ba? Para mag-combust. So, galing dito, yung piston is itataas niya, di ba? So, isi-seal niya yung hangin sa loob gamit yung piston rings, di ba? So, isi-seal niya, mag-iinit yung hangin, di ba? Tapos, pag nag-before yan, mag-top dead center, magsisignal yan na mag-i-inject. Tapos, dyan na yung mag-combustion yung happen, di ba? By the way, guys, yung piston, kung nasa position siya yung taas, tinatawag na top dead center. Kung sa baba naman, kung nandito siya, is bottom dead center. Tapos, yung pataas na galaw ng piston is tinatawag na stroke. One stroke pataas, one stroke pababa. So, two stroke. So, galing dito, yung piston, di ba, aangat siya, aangat. Aangat. Tapos magkukumbush. Combustion, di ba? So, yan, dito pa lang is one stroke. Pag nag-combustion yan, bababa yan, di ba? Pagbaba niya is two stroke. Pagbalik niya dito, yan, nakakomplete na kayo ng power cycle. Kaya, tinawag to na two stroke. So, tuloy na natin to. Let's say, tapos na ng combustion, no? So, yung exhaust gas is lalabas. Ilalabas siya sa exhaust valve, di ba? So, lalabas siya sa exhaust valve, papuntang exhaust manifold dito. Tapos, papuntang turbocharger. So, ito na yun. Ito yung turbine side. Yung exhaust gas niya is iikutin to. Habang yung compressor side naman is magkukompress ng hangin para supplyan yung main engine. Now, pag na-compress mo yung hangin, yung air temperature will also increase, di ba? So, galing sa turbocharger, bababa yan sa air cooler. Yung purpose ng air cooler is papalamigin niya yung hangin. Kasi nga, kung hindi mo papalamigin, kung mainit yung hangin, maglilless yung power efficiency at saka mas madami yung unburned fuel na makukulik mo dito. So, ang mangyayari kasi, pag ininit mo yung hangin, magiging light density, di ba? So, it will float. Kaya nga yun yung principle ng di ba? Ng hot air balloon. So, may canopy sila para itrap yung hangin sa loob. Tapos may burner dito, may apoy para initin yung hangin sa loob. Pag nainit na yan, magiging light density na, di ba? So, pag nag-light density na yan, yan, kaya siya nag-float, umaangat, yan yun. So, by the way guys, yung cooler natin, air cooler, is ginagamitan niya ng LT water system. Paggamit panglamig, pampalamig sa hangin, di ba? So, balik tayo. So,
yung init na hangin papasok sa air cooler, diba? So from air cooler, papalamigin niya. Papalamigin niya para magiging heavy dense. Heavy density, diba? Para pagpasok niya dito sa ano, sa liner, is it will have a greater mass. So mas buo siya. Mas buo siya, mas good efficiency. Mas buo equals less unburned fuel. So buo siya, no? Buo yung combustion niya, kaya pinapalamig yan. Ngayon naman, pag natakbo na to yung ano, makina natin, kung nasa desired speed na siya, is yung auxiliary boiler magsistop na yan, kasi nga kaya na yan ng turbocharger na supplyan yung hangin. Ngayon naman, kung mababa yung speed, automatic yan magsistart yung auxiliary blower para supplyan yung engine natin kung mabagal yung speed na di na kaya ng turbocharger sa pag-ikot. So yan lang yun. So that's it, guys. Medyo mahaba, no? Ngayon, ito yung importante, no? Pag ipapakita ko sa yung picture na to, na-imagine nyo ba na ano, gumagalaw? Na-imagine nyo yung anong nangyayari sa loob? Kung oo, good. Kung hindi, wow. Ginawa ko lahat talaga, no, para mabilis maintindihan nyo. Kaya sana naintindihan. And also sa mga engineer dyan, kung may mga mali akong nasabi or kulang, you are always welcome to say something, no? No hate, all good style dito.